buy some seafood. You know. Ah, kita niyo po 'yan, laki oh. Ayun oh. Yes. Nakatakbo. Na type to. Ang laki niya. Sakay na kami bangka papuntang beach sa Anawangin Beach. Ooh, lakas. Sasakay na kami ng boat. Boat. Check that. Ay. 30 minutes going to the beach. Hello guys, welcome to Albag. At pagdating doon wala na akong signal, kaya dapat dito pa lang pa mag-text sa kaya to see ano kayo sa mga mahal niyo. Alright. Sakay na kami ng bangka. Magkasal na kayo. Ako, bitong kasabi po nga, napitiro ka kita. Mamaya na lang pagtigil. And we're going to Anawangin Beach. Alright. Boom. Lalaki nga oh. Lalaki oh. Lalaki oh. Lalaki. Yeah, mga 20 to 30 minutes yung punta namin doon sa may beach. Yes. And you know. I know. He knows. I know. Yes. Let's go. Oh no. Now we're here. Dito tayo sa beach. Baba pa sila. Whew. Medyo intent area doon pa sa likod. Maglalakad pa tayo. At ngayon papunta na kami doon sa tent area. Magpunta nyo dito, diretso muna kayo doon sa information area. At yung nasa harap na yun. At ngayon, nandito na po tayo sa atin. Ano kami doon? Ngayon dito. Maglalakbay kami mamaya. Pupunta kami doon sa... Ano ba yun? May hiking dito, saka meron pa doon sa kabila. Makikita natin mamaya yung ganda ng Anawangin Beach. For preview, tignan muna natin itong beachfront. Ah. Ayos, maganda, maganda lang. Alright guys. So, lagda na tayo. Alright guys, time to sleep. Let's go. Napaligo. Okay. Itong oras, ano ba? 4 PM. And nag-house magsaset na yung araw. Ito po yung So tignan naman natin yung kabilang view. Ito yung view ng cottage. Ito yung mas magandang view. Now, walang signal dito. So better pag pumunta kayo dito, pagsakay nyo lang ng bangka, mag-PM na kayo, message na dahil pagdating dito talaga sino walang signal. Magkakaroon lang kayo ng signal there. Mando doon, up there siguro, and up there sabi nila. Pero from here wala nang signal. Okay, ngayon mga 5 PM na and may papakita ko sa inyo. That's my view. So yun, patapos na yung first day namin dito sa Anawangin Beach.
And talaga namang masarap kasi it's peaceful, walang pollution, at hindi masyadong maraming tao. Maganda rin yung weather niya, hindi na ulan. At yung dagat naman ma-warm. Maayos siya, hindi siya yung sobrang lamig, hindi siya sobrang init. So, sa kabilang side, inaayos pa yung bridge, pero pwedeng mag-tent doon. Boom. So ngayon, under construction pa yung bridge, pero mostly yung mga tao dito na sila nagte-tent. At very accommodating naman yung mga tao at refreshing. I suggest pumunta kayo sa mga gantong mga dates para mga kasama ko makita doon sa taas para mas maganda yung view. Isang part na ako gusto mapakita sa inyo dito sa Anamain kung saan nagsasalubong yung salt water and fresh water. Ito yun. Pwede ka tumambay dito, masarap din dito. Okay na okay sa mga case. Malakas yung current niya pero tolerable naman. Diba? So dito, ayan, makikita nyo dyan yung fresh water na galing doon sa mountain, down down. Ito na yung part na kita tayo doon sa pass. Right. And nandito na tayo sa medyo half. Medyo mataas pa ron. Okay, hold on to the rails. Napakita ko sa inyo muna ngayon yung kabilang beach. Ano po? Kabilang beach. There you go. Dadaan mo sabi mo dado. Nakapagod. Ganda. Yung mga coral siya doon. Ayan. Kaya masakit pa kami sa taas para mas magandang view. Okay? Ito na yun. Up. Come on. Okay. Dito na tayo sa tok-tok. Ayan. Dito tayo sa banda sa may puno para mas better yung view. Ito yung likod. Yung view from the top. From the summit. Alright. So doon tayo nang galing. Ikot tayo dyan, yung buwangka. Pagpunta. Dito. Di ba siya ikutin? Sabi yung guys. Nakita niyo may shoot ako kanina doon para sa may batis. Ayun yung. Andun. Ayun. Sige pa makita. Ito na yung part na medyo nahihirap na yung pababa. Ito, masakit yung kanan tuhod ko eh. Ito. Ito part na. Ano ba? Parang na pinipigil mo pagbabas na paglabas na. Lalabas na yung tayo mo. Lalabas na. So here, may mga corals na rito. Mabato na yan. Hindi na maganda mag-swimming dyan. Ang maganda mag-swimming yan dito sa part na to, hanggang doon. Hanggang dito yan. Ito, makikita mo yung mga group ng tao doon. Naliligo pa dyan. There. Hanggang dyan, mababaw pa yan. Ayan, mga rock formations sa dito. Tingin baba. Gusto mo yun, yung tinapay. Ha? Ano na? Ay, ano pala, tawag dito. Test mo, papakita mo sa test mo pa rin. Hindi ko alam kung bakit dahil. Hindi pa. Kuya Yusuf! Ngayon, papunta na kami sa Caponis Island. And tayo ulit kami ng bangka. Papunta ron. See you there in a while. Bayan ng hangin. Dito na tayo ngayon sa may Caponis Island. At hinahanda na po ni Jordan yung ano natin. Ah hindi, ano, Lakers to ah. Di Kobe Bryant na to, ano? LeBron. Malalim daw dito, snorkeling na lang daw kasi halanganin na kami pumunta doon sa island kasi malakas na masyado yung alon-alon. So, mga ilang oras yung bago dele-diretso yung lakas ko yan. Hanggang alas dos yan. Alas dos yung malakas sa hangin sa kaya alon. Hanggang alas dos daw. Kaya mga 4 sa mga kanya. Oo, mga hapon pa. Umaga sa kahapon ng 4. Umaga na mga ganito bago mag-10. Hindi ka matangalan na mga bago ng hangin. Oo, yun lang. Oo. Anong gagawin natin? Balik na po tayo. We are going home kasi mahirapan tayo at mag-intay tayo ng 4. Yun, yun doon ang daong natin doon.